Alam mo, something fishy. Alam niyo kung bakit? Tama ka, Russian niya. Kasi ginanyan din nila yung DOTR. Oh. Tapos, naku po, luma na pala yung report na yun. Ang sabi ng DOTR, luma na yan eh. 2016 pa yan. Bakit nyo ngayon ilalabas yung mga yan? Diba? Parang, oo nga naman. 2016 yan, ngayon nilalabas. Anong meron? Ba't naglabasan sabay-sabay? Diba? Kawawa ako. Ilang beses kong binana... Kahit tingnan nyo, i-review nyo lahat ng video ko, ilang beses kong binanatan si Duque. Pero this time, this is so unfair sa kanya. Sorry ah, pero this is so unfair sa kanya. Bigla kayo maglalabas ng ganyan, tapos sasabihin ninyo kinabukasan, pagkatas maghusga ng taong bayan, pagkatas siyang tira-tirahin, sasabihin nyo, ah, to be clear po, wala ho kami sinasabing ganyan, na sinasabi lang ho namin ay ganito. It's premature at this stage to make conclusion of the findings. Sana sinabi nyo na lang muna noong una, sandali, may problema ng konti. Ano muna, imbestigahan muna natin to, tsaka natin ilabas sa media. Diba? Grabe. Ako, kung ako yung ano, kung ako yung sinabihan ng ganyan, tapos biglang, bawi kayo? Grabe yan, ha? Nakatulan na yung tao kagad. Na-public hearing na siya. At saka magtataka ka. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon naglalabasan? Report. Inilabas ng COA ang paglilinaw matapos sabihin ni DOH Secretary Francisco Duque na walang kinurakot na pondo ang DOH. Hindi na to... Oo nga, alam mo, yun lang. Ang sa akin, we are hindi natin sinasabi na according to this COA, absuelto si Duque. Wala tayong sinasabing ganyan. Ha? Edong, joke do, yes boss, email po kita. Iisang bangka po tayo. Big brother ko po yung isang GM ng MRT. Ay talaga, sige, sige, sige. Usap tayo. Interviewin kita kung gusto mo magsalita ka. Oh, i-interviewin kita, Sir Edong, ha? Eh, pero ikaw lang ang magsasalita. Ako, tatanungin lang kita. Ha? Kasi mahirap, wala naman akong personal knowledge dyan sa pagkakabakabayo na yan. Hindi ako mahiling magkabayo, magmotor, okay. Pero... True, maraming salamat. Mabati daw po si Ralph Jefferson. Ralph Jefferson, how are you? Fine, thank you. Ah, siya ba yung nagagalit? Ralph Jefferson, huwag ka naman nagagalit kung hindi ka nabati. Ralph Jefferson, love you. Yun lang ah. Ako sabi ko nga sa inyo, dito sa Banat Bay, we are fair. Pag may nakita tayong mali, babanatan natin. Ilang beses natin binanatan yan si Duque. Pero pag meron naman tayong nakitang sablay, sablay yung kuha dyan. Nakakainis yun. Isipin nyo, ganun ang gawin sa inyo. Kunwari, public official ka, alam mong wala kang ginawa, tapos biglang sasabihin lang, ilalabas sa media na meron kang problema, ganito, ganito. Tapos biglang kinabukasan, sasabihin, ah, sandali, kilaro lang ko namin, wala akong korupsyon, ha? Wala ko kami sinasabing korup si Duque. Pero nag-react na lahat ng tao, di ba? Clara, nayari na nung vlogger na magaling mag-research ko, no? Sino? Sino yung Clara? Ganda talaga ni Madam Clara. Mga Japan. Eto, bibigyan ko kayo ng sample, ha? Sample lang, ha, na reaction. Okay? Eto, lumabas, oh. Si Bianca, oh. Ang ganda pa naman ito ni Bianca. Dati ko pa namang crush to. Nagkaasawa lang, tsaka naging dilawan lang. Joke lang po, Madam Bianca. Binibiro lang kita. Kasi mabait to eh. Kahit magkaiba kami ng pananaw nito, nag-message sa akin to, tapos nag-message kami nito eh. Na maayos naman kausap. Maayos naman. Magkaiba lang talaga ng pananaw. Ang akin lang, ang pakit, tinan mo. Yung nabasa mo yung balita na 65 billion pesos mismanaged funds ng DOH, yun kagad eh. Mismanaged with ED. Ako po, English major ako. Pag may ED, ibig sabihin, natapos na. Ibig sabihin, talagang mismanaged. Hindi na manage na maayos. Diba? Ng DOH, tapos nakita mo yung buwis na kailangan bayaran mula sa sweldong pinaghirapan.
September 30 ang last day to register to vote. Ibigay natin ang boto natin sa mga tao, ganyan, ganyan, bla, bla, bla. Ganito lang, Miss Bianca. Ang problema, wala naman sinasabi yung COA na mismanage. Binawi nga nung COA eh. Sinabi nila, ah, excuse me po, linawin lang mo namin. Walang nagaganap na anomalya dito. Ni-report lang namin. Tapos, yung mga the likes nyo, madam, sasabihin nyo biglang mismanage. Diba parang... Diba parang mismanage kagad? Diba parang ano naman? Huwag naman po sanang ganun. Ayan ni Alinaw eh. Ewan ko, basta... Kaya nga buti na lang din eh. Sabi ko, syempre, nung kahapon, iniisip ko, ano kayang anong topic natin? Sabi natin, corrupt pa si Duque. Buti na lang eh. Hindi natin sabi natin kahapon is, let's wait for the proper investigation na gagawin sa ombudsman at saka gagawin ng Senado. Let's wait for it. Oh, nagwala na yung lahat ng Twitter, di ba? Nagwala na sila sa Twitter. Galit na galit sila. Makanyak na nyo. Kayong DOH. Mga animal kayo. Ikaw, Duque. Resign mo. Diba? Ganyan-ganyan. Tapos biglang sasabi ng COA, excuse me po, wala po kami sinasabi may ano, walang ganyan, walang ganon. Ang lupit ng ano, lupit ng COA. Miss Bianca, baka gusto mo mag-sorry sa iyong tweet. Kasi parang wala naman sinabi yung COA ng ganyan. Diba? Nilinaw ng COA, walang ganyan. At tingin ko matino ka naman, Madam Bianca. Sa tingin ko, matino ka. Kasi pagkausap ka, matino ka naman eh. So, pwede mo sigurong bawiin niya. Kasi walang ganyan eh. Oh, nilinaw na ng COA. Sana, ano na rin natin? Akin, ito lang. Oh, imbestigahan ng ombudsman, imbestigahan ng Senado, which is hindi na makakaalyado doon. Pag napatunayan, sabay-sabay natin, madam. Murahin araw-araw. Kasi barata natin si Duque. Mag-nam-nam-nam-nam. Mag-resign. Promise. Kasama nyo ako. Ha? Huwag lang sa kalsada. Parang awa nyo na, huwag lang sa kalsada. Ha? Pero kasama nyo ako, babaratan araw-araw yung si Duque. Pag napatunayan, ha? Ng ombudsman o kaya ng Senado. Pero sa ngayon, andali, imbestigahan muna natin. Let's give the chance to the person. Ika nga, di ba? Sabi nitong isa, dapat yung COA may responsibility sila dyan. Wrong accusation. Correct. Tama naman. Eh, naku, ewan ko, paano nila babawiin ito? Bahala sila. Ohayo gozaimasu, banat boy. Thank you very much. Eh kasi yung COA, hindi naman huyan na pwedeng pakialaman ni Pangulong Duterte. Yung makabayan black dalaga. Ay, di, asahan nyo na yan? Yung makabayan ba, expect nyo na yan? Wala naman sinabing matino yan, puro tayo lang lumalabas sa bibig nyo mga yan eh. Totoo, yung makabayan black, wala naman. Kaya pag yan, expect mo, kahit siguro mabuti, kahit sabihin mo ng umaangat ang ekonomiya, magandang baunahan, walang sasabing maganda yan. Expected mo na yung mga kabayang black na yan, puro taeng lalabas sa bibig niyan. Asahan mo na lahat ng mga balalay nila, lahat ng mga aktivista, kasi sila, pangkabuhayan nila yun eh. Sa parang job description na nila yun. Maging salot sa lipunan, yun ang kanilang job description. Sunog ngayon yung mga vlogger na oo nga eh. Ang bilis mang husga, no? Ang lupit ng mga vlogger. Hindi, dyan mo malalaman kung sino ang vlogger na may utak at nag-iisip bago magsalita at sino yung vlogger na ay, may nabasa, ay, kukomment na ako, ay, magja-judge na kagad ako, ay, opinion ko na kagad. Ang tawag sa mga vlogger na ganyan, mahina ang jutak. Bakit to? Eh, ang bilis mag-jump into conclusion, hindi dapat ganun. Sabi nga, huwag ka kagad mag-jump into conclusion until makita mo yung lahat ng ebidensya. Ah, halimbawa ako, di ba? O, oh, eto. Etong si ano, ilang beses siya nagsabing ganitong si Isko.
Di ba? Pwede ko naman sabihin, oo nga, tama, ang dami niya ng binigay. So, hindi magsisinungaling yan. Di ba? Pwede ko naman sabihin ganun. Pero syempre, ako, ang isipin ko pa rin, sandali, until makita ko yung prueba na mga kanyang sasabihin, eh bago ko sasabihin na totoo nga, di ba? Kaya ang challenge ko sa kanya, sir, intervene kita. Bibigyan kita ng panahon dito. Bibigyan kita ng pagkakataon mo. Sabihin ang lahat ng nalalaman mo. But it doesn't mean na even if hindi ko gusto si Isko, sasabihin ko kagad, ah, totoo yan. Ah, totoo yan. Hindi kagad ako magaganon. Sabi ko nga sa inyo, I need evidence before I conclude my opinion. Ha? Yun lang ang akin, ha? Mac F, wag na pong paulit-ulit dyan sa coach na yan. Mababaho yung coach na yan. Pagpasensyaan nyo na, pero hindi ho natin na dapat topic yan. Napakababaho ng utak ng coach na yan. Sorry, di ko alam ba't naging coach yan. Ano ba, bakit ba naging coach yan? Ay, na utak niya, paano naging coach yan? Yung bigla ka ba na mamanghusga nang wala pang ebidensya, tas bigla nang, ay, ganito kagad? Sorry, pero wag ganun. Hindi magandang kaugalian niya ng vlogger. Para sa Kappa, allegedly certainty is now more relevant than ever in this era of alternative facts and fake news. Oh, lalim nun. Pag mga ganyang bitawan, mapapaano kayo. Allegedly certainty is now more relevant. Ang lupit. Para sa Kappa, thank you very much. Pero tama siya. Sa madaling salita, as far as I understand, whatever you say so, is ngayon kasi hindi na importante kung totoo o hindi. Yung bang ang sinasabi niya eh yung allegedly yan ang importante sa kanila. Ay tata. De, pero sorry, naawa ako kay Duke doon. Sa part na yun naawa ako bigla. Parang yung pagkatasusgahan lahat ni, 'di ba? Inusgahan na lahat eh. Kawawa yung mama. Ay, ang sabi ko nga sa inyo, pag yan napatunayan ko, rap, aaraw-arawin natin yan. Talagang aaraw-arawin natin yan. Animal ka, ganito ka. Pero yung ngayon, yung ebidensya nila, yung report lang yun ng COA, ha, wala sinasabi yung COA. Alinaw, sinabi ng COA, wala kami sinasabing nangurap yan, ha. Wala kami sinasabing na wala yung pera. Ang linaw eh. Nadala bigla, ano? Paano yung pagkakatiwalaan yung opinion niyan? Yung opinion niya,